Hi guys! Welcome to Kulit Kikay Vlog! So, for today's video, isi-share ko sa inyo yung situation ko dito sa inyo employer ko. So, kung napapansin nyo po, wala na akong hijab. And then, may bago na akong uniform, din ako nakadress kasi dito na po ako sa Al Jubail Saudi Arabia. Pinapasok po ako dito sa kilala ko, sa friend ko. So, pinapasok niyo po ako dito sa Adjupan. So, yung amo ko dito is, ano po siya, army, yung lalaki. So, i-share ko lang sa inyo yung situation ko dito. Like, yung room ko, kung mapansin nyo, iba talaga siya dati kung employer. Malaki yung room ko. May mga kama, may mesa. Dito po, wala. So, share ko sa inyo, dito sa kwarto ko, walang kagamit-gamit. So, wala talaga siya. Kita ko sa inyo. Sa higaan po, yan yung higaan ko. So, yan yung higaan ko. Actually, wala akong unan. Nung dumating ako, binigyan nila ako. Wala akong unan nung dumating ako. Tapos, kinabukasan, binili nila ako. Yan yung unan. Walang punda, pero pinundan ko na lang ng damit ko. Tapos, pagdating naman sa mga gamit ko, ayan, walang mga lagayan. Ayan, nagkakalat pa siya. Yung mga walang lagayan. So, sahig lang po ako nakatulog. Tapos, yung cute po ng room ko. Then, kahit pa paano naman, guys, okay lang. Walang sampayan. So, ang ginawa ko, sampayan ng ano yan. Ano yan siya, guys? Tawag nito. Bintana. Tapos may ganyan. Kaya ginawa ko nilang sampayan ng, ayan yung mga uniform ko. Ito. So, yun yung mga uniform ko. Now, yung mga ano ko, yung mga bra ko naman, bala kayo makakita sa mga bra ko, wala akong paalam. So, yan yung mga gamit ko dito, nilagay yung iba, dyan nakasampay, kasi yan lang yung may sabitan. Yung bag ko na iba, ito, nandito pa yung panty ko, makikita nyo yung mga panty yan. Diyan ko lang nilagay kasi nga walang lagayan. Pero guys, at least, kahit ganito siya, ka-cute yung room na to. Kung makita nyo, very cute. So, kung makita nyo yung CR na, diba? Ayan kasing pinto ng CR yan. Papasukin natin yung CR. So, this is my comfort room, but dito makalat. Makalat po ako kasi dyan ako kasi wala akong time mag-ayos na wala akong time mag-ayos sa ano ng gamit ko kasi busy ako lagi. Ang kaibahan dito sa amo ko ngayong bago, wala akong pahinga buong araw. Unlike sa dati, every day doon may 4 hours akong pahinga. Dito wala. Tapos, wala akong sampayan. So, yan. Gumawa ako ng paraan. Kaya matatalino tayong mga Pilipino, ba? Diba? So, gumawa ako ng sampayan ko. Dito ako na naglalabas. So, kung makikita nyo, nandyan yung sampayan. Yung medyas, mga bra panty ko dyan ko, sinasampay. Balakay ko anong yung makikita nyo. Wala na akong pakialam dun, guys. Ayan, nandyan na lahat. So, ito na siya. Kompleto ako. At least, may shower. So, gumawa ko ng paraan para may sampayan ko. Wala akong time mag-ayos, pero sa ilang days ko na dito, parang I think 2 weeks na, ngayon lang ako napag-kilat na kong lipstick. Nag-try lang ako kasi mag-video ako. Diba? So, kung makita nyo guys, ayan yung kwarto. So, yan lang siya. Ganun lang siya. Tapos yung mga gamit ko nakalapag, charang, panty. Pante, charot, napkin. So, yan na siya. Yan, higaan ko. Yan lang. At yun sa importante, important din sa atin, aircon. Pag hindi tamintan, may init ito sa Saudi ngayon eh. So, yan lang importante sa atin, guys. Na may sarili tayong kwarto, may sariling CR, at may aircon. At sa pagkain dito, guys, hindi ako problema kasi nakakain po ako ng mayos ng kanin. So, pwede po magluto ng akin. Anytime na gusto ko, pwede ako magluto. Yan, walang bawal lang amo ko. Pwede kong gawin kung yung gusto kong gawin. So, ngayon, papakita ko sa inyo ang labas ng kwarto ko. Andyan po yung
washing, kaya po ako naglalaba doon, nagsasantay doon. Hindi po kasi ako naglalaba ng washing nila kasi automatic po. Tapos, hindi ako gumagamit kasi nahihiya ako. Kaya, ipakita ko sa inyo yung washing nila, andyan lang sa bungad ng pinto ko. Tcharam! Dryer. Washing, automatic. So, yun yun. May cabinet din doon. Yung cabinet, yung way na yun, papunta ng kitchen yun. So, yun yun. Ano kita nyo? Kaya naglaba ako kanina. May labas din dyan. Tapos yan yung pa-kitchen. Papunta ng kitchen dyan. Yan na may pa-kitchen din. So, yan. Yun yun, guys. Hindi pa kasi tulog yung mga amo ko. Tapos, papasok ako dito ng 12, ng depende ko anong oras matapos ko sa kitchen. Tapos, yun yung time na papasok ako dito. Yun lang ang problema ko dito, guys, no? Ang hina ng signal ng wifi. Sobrang hina. Kaya hindi, kapag papasok ako dito, matutulog na ako or di, upo ako dito. Itong upuan na to, kung mapapansin nyo, galing sa labas to, kung saan yung pinakita ko doon kanina na pinto, kasi doon to sa labas, kinuha ko na lang, sabi ko sa amo ko, kunin ko, pwede dito lang sa kwarto ko. Yun, pinaglagyan ko nito, tapos sabi ko, iniisip ko dito ko ilagay sa bungad, kasi para magka, para pag mapagod ako, pwede ako magpasok, makaganito lang ako dito. Ayan, kaya ako nilagay siya, kaya para may mapag-istiyan ako. So, ganun tayo mga buhay at W. Kailangan natin magtiis kasi yun ang pinunta natin dito trabaho. So, yun lang yun, guys, ang share ko sa inyo. So, ang haga na ng mukha ko ngayon yun lang ako ulit makikita. So, thank you, guys. Thank you for watching. I hope na may natutunan naman kayo sa video ko. Yun lang ang mapapayo sa mga FW. Laban lang tayo. Kung ano man yung meron nyo sa amo nyo, like higaan ganyan, mga ganyan higaan, huwag na kayo magreklamo. Ang importante, may higaan kayo, may sariling kwarto, makakain kayo, may wifi kayo, may sariling icon, may sariling CR. Tsaka laban lang tayo, kailangan natin magpakumbaba, habaan ng pasensya. Yun lang. Yan lang yung mapapayo ko sa inyo sa mga FW tulad ko. Huwag tayo puro reklamo sa agency natin or sa amo natin. Kailangan natin mag-taste at yan sila, may mga kusa din naman yan. Kahit paano. So, yan lang po yung masasabi ko sa inyo. Salamat at sana manood kayo. At don't forget to subscribe my YouTube channel and please like and share. Thank you guys. Goodbye. And good night dito sa Saudi, and good morning to sa Pinas. Bye guys, thank you so much.